Hi guys! Welcome back to our channel! Papakita ko lang sa inyo, magpa-plant hole tayo ng mga halaman na binigay sa atin ni Miss Kem Candelara. Pinadala niya po ito kay ate Mamita Gina nung nagpunta siya dito last Thursday. And ayun, hindi ko pa napapakita isa-isa sa inyo nun kasi masyadong maraming mga ganap. Kaya ngayon lang ako nagkaroon ng chance para ipakita sa inyo lahat ng mga pinadala sa atin ni Miss Kemkem. And sobrang kinikilig talaga ako dito. Kasi yung fact pa lang guys na padalan ka ni Miss Kemkem, di ba? Kaya thank you Miss Kemkem, thank you very much. Yan, iisa-isahin na natin yung mga padala niya. Magsimula tayo dito sa ating Photos and Joy. Ayan siya oh. And ang pinakamaganda talaga dito sa ganya guys ay nakatanim na kaya hindi na pa mamamatay. Sure na ako na okay na to. So, ang ganda ng tubo niya at saka buhay na buhay siya. Diba? Yan, ilan na rin yung ano nito dahon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11... 11 na yung leaves niya guys. Tapos may pasupling pa na isa dito. So, pang 12 na yun. Ang ganda, diba? Tapos, sunod na natin guys ang ating marble pothos. First time ko magkaganito. Ang ganda pala nito sa personal. Kasi nakikita ko na sa mga ibang nagbablog. Eh, hindi naman ako bumibili. Pero, ang ganda pala talaga ng kulay niya guys. So, tapos, ang healthy-healthy pa. Tingnan niyo. Ganda, ito naman, 2, 4, 6, 8, 9 leaves na yung meron to, tsaka healthy talaga sila, kaya I can't wait na mapalago ko to at gusto ko talaga silang mapadami. And guys, alam nyo na, pag white pots, tatakenken talaga yan. Kaya sa ating garden dito, ito pa lang ang mga white pots na meron ako. And ayun, gusto ko na silang panindigan sa white para ano ko talaga kay Miss Kenken, diba? Tapos ito naman yung pangatlo. Ito naman ay ang ating, meron akong Codigo guys. Hiningi ko kasi yung mga ID nila kay Ate Gina. Dahil alam nyo naman, masyado akong magaling sa ID. And ito naman ang ating Majula Pothos. Akala ko nga nung una, ano to eh, Golden Pothos. Kasi yun lang yung alam ko, yun lang yung meron ako dito. Tapos, diba, inisip ko na ganun siya, pero Majula Pothos daw pala to. Kita nyo ba guys, parang umaano yung liwanag eh. Ayan. Majula Pothos. And yan, lahat sila talaga nakatanim na. Kaya, super happy talaga ako dito. And meron din siya guys, binigay sa atin na Monstera Adansonii. Ayan. At ito ay ano na, 2, 4, 6, 8 leaves na siya. At healthy, super healthy. Tapos meron pang ano dito guys, oh, patubo na. Palabas na siya. Ayan. Ang ganda, di ba? Nung una, nape-pressure ako, guys, eh. Na ano, kasi nung nagka-chat na kami ni Miss Kenka, nagtatanong na siya ng mga plants na wala ako, ganyan. Tapos parang kinakabahan ako na nabanggit ko rin sa kanya na binigyan niya ako ng halaman, tapos hindi ko mabubuhay, ganun. Kaya siguro din tinadala niya ako ng nakatanim na. Para sure na, eh, kasi sabi niya, lahat daw ng mga ibibigay niya sa akin ay perfect daw sa garden natin. So, ayan, oh. Ang healthy nila. Tapos, meron din siyang binigay sa atin na, ano ba to? Philodendron Brazil. Ito. Ang ganda. Guys, at ang haba. Ano ba to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 leaves. 13 na yung dahon niya. Tingnan nyo guys. Eh. Ang ganda. And, grabe, kinilig talaga ako dito. Tingnan nyo. Diba? Nakakatuwa. Tsaka ang healthy niya talaga guys. Kaya nag-iisip na rin ako. Soon magagawa na ako ng coco pole natin para sa mga ganito. Kasi gusto ko yung naka-pole talaga sila. And ayun, meron pa tayo. Meron din siyang binigay sa atin na Tetrasperma or Mini Monstera. Ito siya guys.
Ano to eh, kung napanood nyo yung vlog ni Ate Gina last time nung nagpunta siya sa kanila, kung hindi nyo ba po napapanood, search nyo lang si Mamita Gina nung pag-raid niya sa garden ni Miss Ken Candelara. And ito yung mga nirarepat nila habang nagkukwentuhan sila. Kaya nung napanood ko yun, nag-heart-heart na talaga yung mga mata ko. Yan, ang ating mini monstera. Ganda. Dalawa lang sila, pero buhay na buhay sila. Kaya saya ko talaga yun. And last, ang ibinigay niya sa atin ay, alam ko guys, singonium to. Ang sinabi rin ni ate Gina na singonium na to, pero hindi kami sure kung anong klase ng singonium. Kaya guys, kung may nakakaalam po, please pa-comment na lang po. Bala kong dikitan to ng pangalan or lagyan ng stick para sa mga pangalan, dahil hindi po talaga ako magaling sa mga ID. Nakita ko tuloy dito ang soil mix niya. Kaya sa susunod, ito yung gagayahin natin kasi ang gaganda talaga ng tubo ng mga halaman niya. At saka, hindi na ako mabobroken hearted dito. Sure na ako kasi buhay na sila. So, ang gagawin ko na lang, magpo-propa na lang ako na magpo-propa galing sa mga to. Tulad na sinabi ko, ito pa lang so far ang mga white pots na meron tayo dito sa ating garden. Kaya, pansamantala ay ilalagay muna natin ito dito sa ating part na may bubong habang inoobserbahan ko muna sila. And ipapakita ko na rin sa inyo kung saan ko sila ipupwesto. Ito muna natin sila ipapato ngayon. Ito ay aking plant rack for, I think, 4 years na to. At ito ay gawa ng ating Kuya JR. Ito ay 5 layers, guys. 1, 2, 3, 4, 5. Pero, hindi ko to nalagyan noon, yung side na, yung part na to, kasi ang nilalagay ko dito ay mataas na halaman. So, tatama siya dyan, kaya hindi ko na lang nilagay. And yung sa top, guys, nandun yung iba kong pots na maliliit. Yung pang-propa natin. Ayan. Tapos, dyan ko muna sila nilalagay. Tapos, yung mga kailangan ko, yung, ang dog dito, nandito din yung ating mesh tape. Ayan, sa taas. So, yan. Ito namang ating plant rack ay kailangan na rin ng aruga. Mahirap din talaga pag white, no, guys? Ay, i-re-repaint natin. Pero sa susunod na, ilalagay ko na lang muna dito yung mga halaman. Sobrang saya ko kasi talaga, guys, sa mga natanggap nating mga halaman galing kay Miss Ken Candelara. Thank you ulit, Miss Ken Candelara. Hindi ko ina-expect na ganito, na madami pala. And thank you very much. Yung mapansin mo lang ako at saka yung na mabigyan mo ng halaman. Sobrang thankful na ako doon. And ayun, thank you very much. God bless you. Thank you. And isa shoutout ko po ulit si Ate Gina. Thank you very much, Ate, sa pag-deliver ng mga halaman dito sa atin. At sana nag-enjoy ka dito sa aming buhay probinsya. Gusto ko rin i-shoutout syempre ang aking twinny, si Marge Chantillian, at ang kanyang bagong channel na Succulent Marge. Please subscribe to her channel po. Sama na rin po natin yan syempre si Ate Tess de la Cruz, si Succulent Cravings by Vic Villacorta. Supportahan niyo po kaming lahat. Hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe. And i-click niyo na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga i-uploads pa sa mga susunod. So ayun guys, maraming salamat sa pagsama sa akin ulit today. God bless you all and I'll see you on my next vlog. Bye!